Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwento, Pinamagatang Liham. Na-experience na niyang may kasukob sa payong habang pumapatak ang ulan, kung saan mas ramdam niya ang init ng kamay ng lalaking nakahawak sa balakang niya kaysa sa lamig ng tubig na basa niyang katawan. Nakipag-date na rin siya sa park na isaw lang ang laman ng tiyan niya. At sa rooftop ng isang condominium building, habang naglalakad siya sa rose petals. May mga naging boyfriend na siya na chinito, malaki ang mata, loner, papansin, baduy pumorma, at mayroon ding mas maganda pa yata sa kanya. To top everything she experienced, she already dated boys and men. Sa high school at college days, the boys were more fun. Nakakatuwang alalahanin na tumatawag sila just to become speechless. It was fun to see sweet notes inserted in her chemistry textbook. Masaya ring may mang-away para lang may pag-awayan. It was fun to get jealous. And it was more even fun not to feel jealous at all. Masaya rin na kapag bago pa lang ang relasyon, ang bawat araw ay tila laging may okasyon. But it was also fun even when they just broke up and she saw the new girlfriend. Less pretty, less everything, and very insecure of her. Eventually, the boys grew up to become a man. Their techniques were more refined. Their tactics were better. Naging kamag-anak na ng salitang commitment, ang salitang future. At may mas dating na ang salitang stable kaysa sa charming. Nakakaumay na rin ang mga rosas at tsokolate, lalo na kapag may kasamang sorry card. Para sa isang kasalanan na paulit-ulit pa rin ginagawa. Walang perpektong relasyon, at tanggap na iyon ni Lara. Ang nanay at tatay niya ay araw-araw ding nag-aaway at hindi nauubusan ng issue. Mula sa magic sarap at pinggan hanggang sa butas ng kurtina at paghilik, ang mga ate niya ay salita ng pagpapalaya sa mga bayaw nila dahil sa creative na mga rason. Imaginary third party. Text na walang reply within 5 minutes. At ang latest, invasion of personal space. Pero bumabalik din ang mga pinalayas na pobre pagkalipas ng isa o dalawang linggo basta bit-bit ang kumpletong sweldo. Parents failed, best friend fought, and lovers quarreled. But was it too much to ask for simple things like devotion, trust, and loyalty? Hindi ba dapat ay present na talaga ang mga iyon sa isang relasyon? Samat lang ba may given at wala sa totoong buhay? She didn't think so, and she refused to think so. Kaya nga patuloy pa rin siya sa pakikipagrelasyon. Sumusubok pa rin siya not to attain perfection but at least to try. Siguro naman ay may basihan ang mga movie at love stories. The Devil's Assistant who wore Prada could really trade everything for real love. And Nicholas Sparks couldn't just invent every damn notebook or message in a battle. But the last straw was her ex-fiancé. And it was then that she accepted the bitter truth. That maybe, love was not for her.
Because in this world, where men showered their women with love and kisses from Monday to Friday, these were the same men who flirted with and got laid with someone else in the weekend. Sa bawat isang I love you, may 10 kasalanan na pinagtatakpan. Uulit pa rin ako. Ang bagong definition ngayon ng sorry. At hindi lang nababali ang mga pangako. Tinatapakan at dinuduraan pa. So she was done with the lies, the love, the illusion of love everything. Until she read Justin's love letter. Nang dumating si Althea kanina para yayain siyang magpaspa, hindi na yun natuloy dahil kinuwentohan na lang niya ito ng tungkol kina Justin at Mara. Grabe ang pagmamahal ni Justin kay Mara kahit patay na siya. Aniya saka siya napasandal sa sofa. She bit her nails. A habit she knew she would have stopped long time ago but couldn't break. Bumuntong hininga si Althea. Pang movie? Maybe there's still hope for me after all. For us. Pagtatama sa kanya ni Althea. Kailangan lang natin maghanap ng sarili nating Justin. Aniya. Ah, madali lang yan. Kailangan lang nating mamatay at i-wish na ang iiwanan nating boyfriend sa mundo ay may kaparehong devotion ni Justin. Saad ng kaibigan niya. Ninatngat muli niya ang kanyang kuko. The keyword was devotion. Kung mayroon lang manufacturer ng devotion sa mundo, mayaman na siguro ang may-ari niyon. Dahil lahat ng tao ay bibili niyon. But once upon a time ay nabuhay si Mara. Na-experience niya ang pagmamahal at devotion ni Justin. Ano kaya ang pakiramdam nun? Dinutdot ni Althea ang noon niya. Hoy, Layla, baka ma-obsess ka na dyan sa Justin na yan ha? Love letter lang yan at hindi yan para sa'yo. Para yan kay Mara kung sino man siya. Oo na, alam ko naman. Ani Layla. Pero isip niya ay binubuo na niya ang love story ni Mara at Justin. Saan kaya nagkita ang mga ito? Paano sila na in love? Nag-away? Ganun ba ka-perfectong si Mara kaya ganun na lang din siya mahalin itong si Justin? At ano kaya ang pakiramdam ng ganong pagmamahal? Tanong ni Lara sa sarili niya. Maaaring magkatunog nga ang palayaw niyang Lara sa babaeng nasa kwento na si Mara. Sa sobrang pagmangha niya sa mga liham ni Justin, ay halos nakakalimutan na niya ang sakit na dinulot ng ex-boyfriend niya sa kanya. Natigilan si Marco habang nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Narinig niya ang lahat ng sinasabi ni Layla at para siyang binabangungot na gising. Hindi lang basta binasa ni Layla ang love letter niya. Ikinekwento pa nito iyon sa kaibigan nito na para bang isang ordinaryong bagay lamang iyon. But there was nothing ordinary about his love for Mara. Si Mara lang ang lahat para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Ang langit at impyerno niya. At nawala ang lahat nang namatay na si Mara. Ano ang karapatan ni Layla at ng kaibigan niya na mag-speculate tungkol sa isang bagay na wala naman silang alam? Alam ba nila ang pakiramdam ng iniiyakan na ang kabaong ni Mara?
hanggang hinihiling na sana ay bangungot na lang ang lahat at magising na. Hindi. At lalong wala silang alam sa pakiramdam na natutulog ka sa gabi at gigising kinabukasan na wala na siya sa tabi ko. Aniya sa sarili niya. Promise me, Justin. Maputlang-maputla na ang mukha ni Mara at halos hindi na ito maidilat ang mga mata. At ramdam na ramdam niya ang sakit. Nangilid ang luha niya at sinabing, "Shh! Huwag ka nang magsalita. Promise me, you won't do anything stupid." Ani Mara na tila nahihirapan ng huminga. You won't commit suicide? At naisip niyang napaka-unfair ni Mara. Hindi niya masabi ang salitang no. Habang siya ay nakatayo sa tabi nito na stupidly healthy, habang si Mara naman ay nakahiga at nag-aagaw buhay. Kung pwede lang sana na siya na lang at huwag na si Mara. Naiisip niya kasing napakabata pa nito at madaming pangarap sa buhay. Justin, inabot ni Mara nang nanginginig niyang kamay ang mga kamay ni Justin. I promise. Bulong ni Justin kay Mara. Pagkasabi niya niyon, ay ngumiti ito at pumikit na. Yumuko siya at sinabihan ito ng, I love you. Pero hindi na iyon narinig ng dalaga. Parte lamang iyon ng nakaraan niya kay Mara. Ang araw ng pagkawala ni Mara at araw ng mga puso. Kaya ang Valentine's Day na pinagdidiwang ng lahat ay nagpapaalala lamang sa kanya ng sakit ng pagkawala ng nobya niya. Maingat at tahimik na naglakad si Marco pabalik sa basement. Sa umagang iyon ay pinalano niyang humingi ng tawad kay Lila, hindi lang dahil gusto niyang makuha ang kahon dito, kundi dahil pakiramdam niya ay na-offend talaga niya ito kagabi. Pero ngayon ay tila wala na talaga siya sa mood na mag-sorry dito. Mas dapat pa nga ay mag-sorry si Lila at humingi ng paaminhin sa kanya. Nagbabasa ito ng sulat na hindi naman niya pagmamay-ari. Lalo at higit pa ay ang mga sulat na iyon ay something personal. Kung tutusin ay kasalanan din naman niya iyon. Sino ba ang nagsabing sulatan niya ang sumakal bilang buhay na nobya? Sino rin ba ang nagsabing iwan niya ang kahon sa lugar na posibleng may ibang taong makakakita? But he couldn't help it. Mas tumitindi ang sakit sa tuwing dumaraan ang death anniversary ng Mara. And his only consolation was to write about it. Mahal na mahal ni Mara ang bahay na inuupahan ngayon ni Lila. Minsan nga, pakiramdam niya, si Mara at ang bahay ay iisa. Kaya pakiramdam niya ay ang sulat na iyon ay sadyang sa bahay na iyon lang niya ilagay. Hinihintay ni Marco na umalis muna ang bisita ni Lila bago pa niya ulit ito puntahan. Sa totoo lang, sa tagal na umalis ng bisita nito ay hapon na nang bumalik siya sa bahay. Pagkatapos niyang makipag-date sa sarili, ay nagwagi pa rin ang isang bahagi niya na gustong humingi ng paumanhin dito. Nakabukas pa rin ang pinto ng bahay nang bumalik siya. Napailing siya.
Paano na lang kung may makapasok ditong akyat-bahay gang o rapist? Aniya sa sarili niya habang pumapasok sa loob. Makuha pa kaya niya ang kahon na kay Lara? Magkasundo na kaya ang dalawa? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!